ay samahan niyo ako sa pagluto ko ng katsudon na walang mirin at dashi. Ang una natin gagawin ay handa lang natin yung ating porkchop na walang buto. Pupukpukin lang natin to hanggang mag-flatten at lumaki. O numipis na ang ating porkchop o cutlet, lagyan natin ng asin at paminta. Pagkatapos, i-cover natin ito ng all-purpose flour. Itlog. Panko or Japanese breadcrumbs. Kapag na-cover na natin ang ating porkchop ng panko bread, ay ipiprito lamang natin ito. Lutuin natin ng 5 to 6 minutes sa isang side. Pagkatapos, baliktarin natin at lutuin ulit. Hanggang maging golden ang color niya. Kapag golden, hanguin na. Ngayon, kapag medyo lumamig na ang ating pork chop, ay hiwa-hiwain lang natin to. At ilagay natin to sa taas ng ating kanin. Gaya na nakikita nyo. Ngayon, isang tabi muna natin. At gagawin natin yung ating sauce. Ay maglagay lang tayo ng sibuyas. Sibuyas na puti. Pagkatapos, maglagay tayo ng tubig, ng soy sauce, kikkoman, at brown sugar. At beef cube. Haluin lang natin to hanggang matunaw. At isang tabi. Sa isang maliit na kawali, maglagay tayo ng isang binating islog. Hintayin lang natin tong maluto bahagya bago natin ilagay yung ating ginawang sauce kanina, yung may kasamang sibuyas. Ibuhos lang natin to. Nasa sa inyo kung gaano kadami. Pagkatapos, haluin natin. Hanguin na natin at ibuhos doon sa ating kanin na may tonkatsu. Ganyan lamang po. Lagyan natin ng garnish gaya ng hiniwa-hiwang repolyo at onion spring. Pagkatapos, i-serve lang natin ito. Ganyan lamang po kadali magluto ng katsudon. Maraming salamat sa inyong panonood. God bless and bye-bye.